Hi guys, ang topic natin today is pasalubong o pasanin? Pasalubong o pasanin? Isa sa mga magagandang gawin ay magpasalubong, lalo na pagkusa, sinorpresa mo sila at na-appreciate naman ng mga pinagbigyan mo. Ang pasalubong, pag hindi nakusa, nagiging pasanin. Pero may exemption naman, lalo na pag immediate family mo, like yung mga anak mo, yung parents mo, kapatid mo, may konting hirit, understandable naman to a certain extent ha. To a certain extent. Kasi minsan naman kasi, yung mga request, mas malaki pa dun sa sinasahod monthly pag pinagbuo-buo. Hindi na realistic, beyond na. Alam nyo, yung mga overseas Filipino workers, gusto talaga niyan umuwi ng madalas. Kaso nag-iisip, nagdadalawang isip, dahil sa gagastusin sa pasalubong, umaatras. Minsan pa nga, or kadalasan, mas mahal pa ang gagastusin sa pagbili ng mga pasalubong, pagbit-bit sa pasalubong excess baggage, kaysa plane tickets mismo. Eh ngayon nga, meron ng no check-in baggage, mas mura ang makukuha mong ticket. Nagiging pasanin talaga ang pasalubong pag namimilit na, nagpaparinig. Ito yung mga outside of immediate family. Lalo pag nalaman na uwi ka, nako, tsak, yung Facebook inbox mo, babagyohin ng mga, uy, musta na, uwi ka pala. Uy, uwi ka pala. Pwedeng pabili naman nito, pabili ng ganyan. Bayaran na lang kita dito, isiksik mo sa bagahe mo. Bayaran na lang kita pagguho ng mundo. Yung iba naman, hindi na talaga nagpapabili. Talagang, uy, musta na, uuwi ka pala. Uy, akin lang yan, pa-arbor na lang ng bag mo, ng sapatos, ng jacket. Uy, ano, kumusta na? Naku, si ano, malaki ng utang mo kay ano, inaanap mo. Mga ganyan, naku, nakakautang pa pala ako ngayon. Kung ipa-feel nyo lang sa kanila at sabihin, oh, anak, mama or papa, friendship, etc. Kahit punti lang pasalubong mo o kahit huwag ka na magdala, basta umuwi ka lang, makasama ka namin, makapiling ka namin, okay na yon. Sigurado, dadalas ang uwi nila. Kaya yung si kumusta na yan, musta na you, nakakanyerbos na, nakakaba. Minsan nanginginig ako pag binubuksan ko, ano kaya ito? Yung iba naman talagang straight to the point. Yung hindi na nangumusta, nangungutang ka agad. Or nanghingi ng favor, or kung anong gustong pasalubong. Yan ang mga nakaimbiyar na nakaka-high blood. Ngayon sa pag-uwi mo, nag-excess baggage ka, hindi mo alam kung saan mo ilalagay, nagbayad, pumila, binit-bit, hila-hila mo, connecting flights ka pa, umakyat ka 90th floor sa airport. Tapos, hila ulit, magpapahinga ka, matutulog, pailip-ilip ng konti, binabantayan yung bagahe mo, mga pasalubong andon, baka mawala. Tapos, pagdating mo sa airport, sa Pilipinas, hihintayin mo sa baggage claim, tapos pag naibigay mo na sa kanila, yung mga feeling hero, feeling hero, yung mga feeling close, feeling entitled, ang sasabihin ay, ito lang, hindi man lang na-appreciate. Aba, nagre-reklamo pa. Buti nga, bigyan ng nail cutter eh. Yung mga hindi naka-appreciate ng pasalubong, ang sarap ipasa libing. Nabigyan ng nail cutter, nagre-reklamo pa. Alam nyo, habang lumalaki, nagkakaedad, ang tao, dumadami ang mga kaibigan, kakilala, mula elementary, high school, nag-college, nag-work, lumipat ng lugar, lumipat ng trabaho. Ang dami nang nagiging nakokollect ng mga kaibigang kakilala na gustong pasalubungan. Isipin nyo lang ha, kunyari 3,000 katao ang nakollect niya sa all her or all his life na gusto niyang pasalubungan ha. Isipin nyo kung magkano yun kung lahat-lahatin niya. Kaya kung nail cutter lang din ang pasalubungan sa inyo, be grateful na no. Isipin nyo kung 3,000 nail cutter lang talaga ma-afford o kaya pamaypay just in case na kumandidato siya in the future. Isa ring pasanin yung may nakasalubong ka at may nakakita sa'yo at tatanungin ka, uy, asan na yung pasalubong ko? Kung pwede lang sagutin na, ay, yung pasalubong mo nakalubong pa o kaya in Tagalog nakalibing pa. Minsan naman sa mga kapwa ko Bisaya may nagtatanong, uy, dong day, uy, ang akong sinugatan, asan na? Ang sarap sagutin, gusto mo sugatan kita? Gusto mo sugat-sugatan kita? O yan, may sugat-sugat ka na, heart shape pa.
nagiging pasanin niyang tanong na yan kasi nilalagay niyo kami under the spot. Yung uncomfortable or awkward situation kung asan yung pasalubong niyo. Kasi naghahanap kami ng diplomatic na way kung paano hindi kayo ma-offend ng sasabihin namin. So, pag nagtanong kayo, asan na yung pasalubong niyo, kung pwede lang sagutin na, hello, bakit? Nung umalis ako, may pinabitbit ka. Siyempre, hindi naman pwedeng sabihin yun kasi baka naman ma-offend kayo. Another post na naman yun sa Facebook nyo, parinig kung saan-saan chismis, ganyan, kalat-kalat na. Masyado na tayong nilamo ng sistema. Char, ang lalim yun ha. Pag nakasalubong nyo si OFW, sabihin nyo na lang, oy Mari pare, masaya ako at nagkita tayo in person or nagkausap tayo personally. Huwag na magtanong-tanong kung asan yung pasalubong. Kung may binigay sa'yo, be thankful. And gusto mo, tanungin mo, sigurado ka Mari, baka may iba kang pagbigyan nito. Huwag mo na kami alalahanin or huwag mo na ako alalahanin, baka may pagbigyan ka nito. Alam nyo, pag may nakarinig akong ganyan, para na ako nag-orgasm. Kaya yung iba, nagtatago na lang din kasi nahihiyang walang maibigay or nahihiyang baka maka-offend lang. Nahiya or ayaw lang sa awkward situation. Pero kung gusto niyo talagang lumabas sila at magpakita sa inyo, kayo na mag-invite. Sabihin nyo, oy, Mari, pare, punta kayo dito sa bahay. Meron akong hinanda, meron bagong bigas dito, bagong ani, merong lupak, merong toyo, danggit, sigurado. Or baka na-miss nyo na to. Huwag na kayong mag-bit-bit, huwag na kayong magdala. Mag-chika-chika lang tayo, masaya na kami dito. Ganon. For sure, pagbalik niya ni OFW, pag-uyan sa Pinas ulit, may pasalubong kayo kasi nag-iiba kayo eh. Hindi kayo katulad ng karamihan na sisisip-sip lang ng dugo. Or dahil kung meron kayo, ganun. Pag wala naman, wala rin. Alam niyo, meron akong friends sa probinsya na every time umuwi ako, talagang may inuutusan siya or siya nagbibit-bit, may dala-dala siyang saging na saba. Kasi yun lang meron siya. Pinito si Dilema ha. So alam mo, touch na touch talaga ako. Kaya I make sure every time na magpapa-LBC ako, meron talaga akong padala sa kanya. Something like chocolates or something. At hindi lang para sa kanya, sinama ko na rin yung mga apo niya. Nako, baka bahain naman ako ng mga saba nito pag uwi ko sa Pilipinas. Hindi na talaga mapigilan manghingi ng pasalubong sa mga OFWs. Magpabit-bit kayo bago sila umalis. O kaya pwede kayong magsilbi sa kanya in services. Hindi naman kailangan mabit-bit pabao ng pera. Pwede naman kulutan nyo siya, manicuran, ipaglaba, ipag-igib. Yung ma-feel nila na importante sila. Kasi pag once na bumalik sila sa abroad, empleyado na naman sila, empleyado na naman kami. So kahit dyan pag uwi namin, we feel like royalty. Thanks for watching and please visit my YouTube channel, Overseas Filipino Wanderer, and mag-subscribe na rin po kayo. It's for a good cause. Ayan, may link yata dito sa taas. Pa-click na lang or pa-type nyo na lang sa YouTube. Salamat!